Hi, ako lang to and welcome back to my channel na naman. So ayun nga, nawala po tayo for 9 months pero ako yung muling nagbabalik dito sa YouTube. So ayun, baka mamaya pinagpalit nyo na ako sa mga pinagpalit ako dyan. Wala pa rin akong pakialam sa inyo. Ayun, so bali, tagal ko talagang nawala, like 9 months. Ano bang nangyari sa akin doon sa 9 months na yun? Baka mamaya isipin nyo, nakabuntis na ako dahil nawala ako 9 months. Huwag naman po, sana hindi naman po ganun. Pero ayun, during that 9 months, ang dami lang din talaga nangyari sa buhay ko. And sobrang exhausting lang nung 9 months na yun. And sobrang busy din sa RK, ganyan-ganyan, and my personal life. Ayun, so bali, hindi ako nakapag-upload. Actually, ang dami kong raw clips sa phone. Nagbo-vlog pa rin ako kahit papaano, pero hindi ko lang din talaga siya ma-edit kasi sobrang busy ko nga. Ayun, ang dami lang din ganap sa buhay ko. Pero ayun, I'm slowly regaining din kasi habang nagbo-vlog din ako like dati, like during that 9 months, parang hindi ko ma-feel yung like YouTuber self ko. Pero ngayon, I'm like slowly regaining na sana ay bumalik na ulit sa dati lahat. Kaya ayun, sana ay suportahan niyo ako ulit. Maraming salamat sa mga nag-aantay pa rin hanggang ngayon. Kaya ayun, sana ay suportahan niyo ako ulit sa muling pagbabalik ko sa YouTube. Ayan, kung napapansin niyo po ang background ko, parang kakaiba, parang hindi siya yung like yung usual na background ko pag nasa bahay ako. It's because I'm currently living at a condo unit near UST kasi meron na po kaming face-to-face classes. And although like onti lang yung face-to-face days namin, I chose to live at a condo kasi para sa akin super hassle pa if magko-commute pa ako ganyan. Although like dalawang bus lang naman yung transpo ko, para sa akin yung oras para dun sa transpo, oras para sa pag-uwi din, ay gamitin ko na lang as oras sa pagtulog dito or like oras para sa paggawa ng plate, ganun. As in super hassle din kasi if like gagawin ko yun lagi kapag face to face, magko-commute ako, ganun, paggawa ng plate, whatever. Ayun, kaya I chose to live sa condo na lang. And kasi actually dun sa 2 months na po ako dito sa condo na nakatira, so bale, matagal na po yung start ng face-to-face class. It's currently, ano na ba, September 26. It's September 26 na po. So, bali, nag-start yung classes namin at around August 9, ata. August 9. And, ayun, so bali, matagal-tagal na rin yung akong nandito sa condo. And, during that stay dun sa condo, actually, sobrang nakatulong siya sa akin. Kasi it actually helped in terms of my mental health kasi actually ngayon mas nakaka-focus na ako sa sarili ko talaga, mas naaalagaan ko yung sarili ko, naka-focus lang talaga ako sa akin and sa akads ko rin, naka-focus na rin ako ganun, and mas naging independent din talaga ako dito sa condo. It doesn't mean na hindi ako gumagawa sa bahay, pero kasi dun sa bahay meron kami mga kasama sa bahay. Pero ngayon, mas naging independent ako kasi syempre wala akong choice. Kailangan ko buhayin yung sarili ko. Kailangan ko magluto, magsaing, maglinis ng CR, whatever, lahat. Ako talaga gumagawa. Kaya mas nakatulong din siya sa akin in terms of like independence. And ayun, dami ko na naman sinasabi. Ayan, so nakikita nyo naman dyan sa baba kung anong gagawin ko ngayong araw. So I will be doing a day in my life, sneak peek of my condo life experience, etc. Kung ano man yan. So bale, ngayong araw, wala po akong paso kasi suspended dahil sa bagyo. Pero ayan, thankfully, maaraw naman. And ingat po sa lahat ng mga affected ng bagyo sa ibang mga areas sa Philippines. Ingat po kayo lahat. And ayun, dapat may class ako today if like hindi suspended. Meron po akong online class pero ayun, buti na lang wala. Kasi meron kaming major deadline for this week kaya makakapag-focus ako sa paggawa nun. Kaya rin ako gumising kanina na maaga para gumawa nun. So bali, before ako magkikilos dito sa condo, matutulog po muna ako kasi wala pa akong tulog. Well, natulog ako kanina, like 8 PM to 1 AM, pero syempre hindi yun sapat, kaya magna-nap muna ako, tapos babalik ako mamaya. Hello, good morning. So, halos
kagising ko lang din. Pero kanina pa ako nagising. Pero 1:28 PM na po. So ayun, tanghali na wala pa ako masyado nagagawa sa buhay. Pero ayun, syempre kailangan po natin kumain. Kaya magsasain po muna tayo. Ayun. Nakapag ano na ako, like, kapag nagigising kasi ako dito, syempre umiinom muna ako ng tubig. Ayun. Tapos, konting tulala. Kasi kapag nagigising ako, hindi ako like kumikita sa agad. Tumutulala lang muna ako. Ayun, kaya ayun, magsasayin po muna tayo. Ayun, so bali magsasayin po tayo. So bali, isang taka lang po yung sinaing ko, sasaingin ko. Kasi ako lang naman kakain dito, hindi naman madami. And kamo kapag nagsasayin ako, laging kapag isang takal ng bigas, dapat may dagdag na isang takal o dalawang takal ng tubig. Ayun lang, hindi ko pa rin talaga alam kung paano magsaing yung ginagamit ng daliri para ma... Hindi ko pa rin alam. Basta yun lang ginagawa ko, nakakapagsaing naman ako ng matino. Hindi ko pa rin talaga alam kung paano nila ginagawa yun dun sa daliri. Hindi ko pa rin talaga maintindihan. Kaya, comment down below kung ano explanation para dun sa daliri method. Ayun. Okay, tapos na po tayo magsaing. Pinitin na lang. Yan, habang inaantay po natin ang ating sinasaing, ako po muna ay maliligo para hindi po sayang yung oras ko. A few moments later. Hello, so hatas ko lang maligo para parang pet ng bata na po tayo, fresh na po tayo ulit. And katapos lang din maluto ng kanin, kaya magluluto na po tayo ng aking ulam for today's video. Okay, ang lulutuin po natin for today's video ay ang Captain's Catch Fish Nuggets. So, bale, para siyang chicken nuggets pero isda. Malamang. So, bale, ito lang lulutuin ko kasi dami ko pang gagawin. Kailangan makakain ako agad. Kailangan matapos ko ito agad. Ayun, so, para makapag-ahads na ako ulit. So, lutuin na po natin. Okay, hirap na hirap ka mo ako maganap kung saan ko ilalagay yung cellphone ko kasi wala akong phone stand. Kaya, importante naman nakikita nyo ako na nagluluto, hindi naman importante mo ako, kaya okay lang yan. So, magluluto po tayo ng fish nuggets. Antayin lang natin, uminit yung mantika. A few moments later. Okay, share ko lang. Kapag nagpiprito ako, lagi ako nagpe-prepare ng like kung saan ko ilalagay yung ulam nung pinrito kong pagkain. Ilalagay ako ng tissue lagi para ma-absorb niya yung oil kasi ayokong mag-consume ng pagkain na sobrang oily talaga. Kasi nakaka-ano rin yun, nakaka-pimples, nakaka... Basta delikado din yun. Oh, delikado. Basta masama yun sa kalusugan nyo kaya mag-tissue kayo lagi if like nagpiprito kayo ng pagkain. Okay, ayan. Malapit na po siya maluto. And ngayon ko lang napansin na napakahingay pala nung na ito habang nagsasalita ako kanina. Pero malapit na po siya maluto. Anti na lang. Okay, kakain na po tayo. Living the simple life. Okay, so kakain na po tayo. Meron na po tayong kanin. Meron na po tayong ulam. At ang ating drinks for today's video ay Del Monte Pineapple Juice. So, sa mga hindi po nakakaalam, mahilig po ako sa pineapple juice. Pero ayun, sa mga gusto kong padalhan ng pineapple juice dyan, baka naman, Del Monte, baka naman mahilig po ako sa pineapple juice. Kung hindi nyo naririnig, Del Monte, mahilig ako sa pineapple juice. Kung ako sa inyo, inaasawa nyo na ako. Okay, kakatapos ko lang kumain at magpugas. And ngayon, nag-aakads na po ako. And actually, hindi ko pala nasabi kanina sa intro
na sa mga hindi pa po nakakaalam, I'm already a third year architecture student. So, sobrang bilis din pala ng panahon. Like, hindi ko akalain na abot ako sa ganitong punto. Kasi diba dati, like, sukong-suko na rin ako dito sa Orky, ganyan. And parang dati lang, kinukwento ko kung paano ako nakapasa sa UST. Ayun. And super thankful ako na nandito pa rin ako. Ganun. As in, sobrang nakakataba lang ng puso na kaya ko pala. Kaya ko pala. And ngayon ko masasabi talaga na nasa setup talaga siya. Like, sobrang hirap din kasi ng online. Sobrang hirap ng online setup. Kahit sabihin mo nang nakaupo ka lang naman, ganyan. Nasa bahay ka lang naman, tabi mo lang yung kama mo. Ayun. Mas mahirap po siya. Mas mahirap po siya, to be honest. And ngayong nakakapag face-to-face na ako, parang napapakita ko talaga kung ano yung potential na meron pa ako. Ayun. So, ayun. Hi mga kaloka! So for today, meron po akong ibibenta sa inyo. So meron po kaming business, kami mga magtutropa sa vlog. Meron po kami business na tinatawag na Growling Teas. So ano nga ba meron dito sa Growling Teas? Ang Growling Teas, kami po ay nagbibenta ng mga tote bag for now. Pero in the future, magbibenta po kami ng mga shirts, hoodies, ganyan. Tapos, other UST merch pa. So, bali for now, kami pa yung nagbibenta ng tote bag sa halagang 200 pesos only. Imagine, 200 pesos lang. May tote bag ka na napakatibay, napakaganda ng design. Tropa ko po yung nag-design yan. Si Babs. Shout out sa'yo, Babs. So, bali, siya po mismo nag-drawing yan. So, bali, tatak po masino. Imagine kung suot-suot mo yan habang naglalakad ka sa Nubal, habang naglalakad ka sa Tapita, sa Espanya, sa Lacson. Kitang-kita mo talaga, tatak po masino talaga, diba? So, napakalaki po niya. And, ayan, marami kang malalagay dito. And, napakatibay po niya. Napakaganda ng quality. So, ano bang inaantay niyo, mga kalokas? Bili na po kayo ng aming tote bag. And, kindly support our business. Kami mga magtotropa to. And, kindly follow Growling Teas sa aming Facebook and Instagram. And if ever you're interested, kung gusto mong bumili ng aming tote bag, ay kindly send me a message like sa Facebook, sa Messenger, Jacob Santos, or you can message directly sa aming page sa Facebook and sa Instagram, Growling Teas. Thank you mga kalokals! Okay, hello ulit. Time check, it's already 6:47 PM. And gumagawa pa rin po ako ng plate. And, ayun, medyo tumila na rin yung ulan. As in, pagtingin ko dyan kanina sa bintana, as in, wala na ako makita kasi sobrang lakas ng ulan. Pero tumila na po siya. Pero, sana suspended ulit bukas. Pero ayun, inaantay ko lang po yung kaibigan ko kasi dito siya magsistay sa akin. Sabay na kami magdi-dinner. Sa labas na rin kami magdi-dinner. Ayun, para mapakita ko rin sa inyo yung surroundings dito. Ayun, kasi tumila na rin yung ulan kaya makakapaglakad na rin sa labas. Ayun. A few moments later. Okay, after 36 years, nandito na po yung tropa ko. Hello! Okay, so bababa na po kami ngayon. Maghanap kami ng kakainan. Pero hindi naman na naulan, kaya safe naman. Takam. Hi, vlog! Takam. Hello, so nandito na kami sa kinakainan namin ngayon. Sa may Asia Mix Diner at ato. So bali kanina kasi, nung tumatawid kami sa Espanya. Uy, walang stoplight. Buti ka na madapa yung kasama ko. Pero walang stoplight, sanay akong tumatawid dito na may stoplight, ayun. Tapos, dapat kakain kami sa angkong, pero sarado siya. Sarado, sarado siya, 9 PM ata nagsasara yung angkong. Tapos, lumipat kami sa may James and Che, yung may barbecuean. Sayang, walang, sarado din, wala na, bus na. Kaya, kami dito sa may Asia Mix Diner. Food ko ngayon is sizzling yempo, pero hindi na siya sizzling. Kaylee, sizzling pork chop.
Ayun, kain lang kami. Hello! So, andito na po kami ulit sa aking condo. So, dito ko na rin i-end yung vlog ko. Bye ka na sa kanila, bye. Bye po! Ayun. So, kung nagustuhan mo ang aking video, please leave a thumbs up. At kung ayaw mo tong video na to, wala pa rin ako pakialam sa'yo. Kung bago ka pala sa aking channel, please to subscribe. Subscribe lang ay damot mo naman. Enter na the notification bell para updated ka kung magpo-post man ako ng bago kong video. So, ayun lang. Hopefully, makapag-upload na po ako lagi. Sana. So, ayun. Bye. Huwag kakalimutan uminom ng tubig.